Ang mga mentally strong introvert ay nagtataglay ng mga natatanging kalamangan na nagbubukod sa kanila sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang kanilang kakayahang magproseso ng mga kaisipan ng malalim ang nagpapahintulot sa kanila na lapitan ang mga hamon ng may mahinahong pag-iisip na ginagawa silang mahusay na mga problem solver. Mahusay sila sa pagmamasid at pag-unawa sa kanilang paligid na nakakakuha ng mga maliliit na detalye na maaaring nakakaligtaan ng iba. Ang matalas na kamalayan na ito ang nagtataguyod ng malakas at makabuluhang koneksyon sa iba kahit na maliit ang kanilang social circle. Bukod pa rito, ang mga mentally strong introvert ay resilient, kadalasang nakakahanap ng lakas sa pag-iisa kung saan maaari silang mag-recharge at mag-muni-muni. Ang katatagan ng loob na ito ang tumutulong sa kanila na mag-navigate sa mga complexities ng buhay ng may grace at determinasyon. Narito ang mga katangian ng isang mentally strong introvert. Number 1, pagkabigo. Alam ng mga mentally strong introvert na hindi sila tinutukoy ng mga pagkakamaling nagawa nila sa buhay. Sa halip, binibigyang kahulugan sila ng mga aral na natutunan nila mula sa mga pagkakamaling yon at sa paglago sa kanilang naranasan pagkatapos harapin ang kabiguan. Ang mga introvert ay hindi hinahayaan ng kanilang mga pagkabigo na makaapekto sa kanilang sarili. Hindi sila nawawalan ng motibasyon kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano. Sa halip, maingat nilang sinusuri ang kanilang mga kabiguan at tinatanong ang kanilang sarili, ano ang maaari kong gawin na mas mahusay? Sa buhay, palaging may isa pang pagkakataon upang magtagumpay. Walang kabiguan ang permanente at walang pagkakamali ang nakakasira ng buhay. Hanggat handa silang matuto at magpabuti, ang mga introvert ay palaging magkakaroon ng mga pagkakataon na bumangon muli. Ito ay isang paalala na unahin ang kanilang kapakanan at mamuhunan sa mga relasyon kung saan ang respeto, pangangalaga at pagsisikap ay tunay na nasusuklian. Number 2, motivational. Naiintindihan ng mga mentally strong introvert na ang takot ay palaging nandyan sa kanilang buhay. Alam nilang hindi nila ito matatakasan o maaalis ng buo. Hindi alintana kung nasaan sila o ang mga hamon na kanilang nararanasan, palaging may magdudulot sa kanila ng takot. Gayunpaman, hindi hinahayaan ng mga introvert na hadlangan ng takot ang kanilang pag-unlad o guluhin ang kanilang kaligayahan. Bagamat ang takot ay bahagi ng kanilang buhay, sina-channel nila ito bilang isang makapangyarihang motivator na nagtutulak sa kanila na lumago at umunlad. Para sa mga introvert, ang takot ay hindi isang balakid na dapat iwasan, kundi isang hamon na dapat harapin. Sa halip na tumakas mula sa kung ano ang nakakatakot sa kanila, kinikilala nila ang kanilang mga takot at nagsisikap na madaig ang mga ito. Maaari silang mabigo sa una, ngunit sa pagpupursige, nalulupig nila ang kanilang takot at lumalakas. Number 3, decisive. Para sa mga mentally strong introvert, ang mahihirap na desisyon ay maaaring mukhang nakakatakot, ngunit kadalasan alam nila kung ano mismo ang gusto nila. Bagamat ang mga desisyon mismo ay maaaring mangailangan ng maingat na pag-iisip, ang mga introvert ay gumugugol ng makabuluhang oras sa pagninilay-nilay at pagpapatibay sa kanilang mga pangunahing halaga. Kapag nahaharap sa mga mahalagang desisyon, nananatili silang tapat sa mga values nila, kahit na nangangahulugan ito ng pagtahak sa mga hindi kinaugaliang landas. Ang commitment na ito sa kanilang mga prinsipyo ay maaaring humantong sa kanila sa mga hindi inaasahang lugar. Sa pamamagitan din ng pananatiling grounded sa kanilang mga paniniwala, maaari nilang ipagmalaki ang bawat choices na kanilang gagawin. Number 4, pride. Maraming tao ang pinagmamalaki kung sino sila at kung ano ang kanilang nagawa sa buhay. Gayunpaman, ang pride ay maaari ding maging isang kahinaan, lalo na para sa mga mayayabang. Maraming mga tao ang maaaring humantong sa hindi kasiyasayang buhay kung uunahin nila ang pagmamataas kaysa sa kanilang kaligayahan. Maaari silang mag-atubiling gumawa ng mga kompromiso o kilalanin ang kanilang mga kahinaan. Tinitignan ang mga ito bilang mga banta sa kanilang pagkatao. Sa kabaligtaran, ang mga mentally strong introvert ay tinatanggap ang kanilang mga lakas at kahinaan na nauunawaan na walang sino man ang perpekto. Sa katunayan, ang mga kahinaan ay kadalasang nagiging pinakamahalagang aspeto ng pagkatao ng isang tao. Kaya mahalagang ipagmalaki ang iyong sarili at ang iyong buhay, ngunit huwag hayaan ang iyong ego na hadlangan ang iyong pangmatagalang paglago. Number 5, pasensya. Nauunawaan ng mga mentally strong introvert na ang buhay ay puno ng mga uncertainties, na may mga hindi inaasahang hamon at mga setbacks na madalas lumilitaw ng biglaan.
Alam nila na sa kabila ng maingat na pagpaplano, maaaring masira ang mga bagay at imposibleng maging handa sa bawat senaryo. Gayunpaman, kinikilala din nila na ang tagumpay ay hindi pag-asa sa lahat ng nangyayari na maging perpekto. Ang kumpiyansa at panloob na seguridad ang nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga pagliko ng buhay ng may katatagan. Kapag biglang nagbabago ang mga sitwasyon, ang mga introvert ay umaangkop at sumusulong ng hindi hinahayaan ng paggabigo na manaig. Pinapanatili nilang makatotohanan ang kanilang mga expectations. Tinatanggap na ang mga sorpresa ay bahagi ng buhay. Sa pamamagitan ng pasensya at kakayahang umangkop, maaari silang umatras, makapagpahinga at makahanap ng paraan upang gawin ang pinakamahusay sa anumang sitwasyon. Number 6, tolerance. Ang mga mentally strong introvert ay may kahanga-hangang kakayahan na tiisin ang mga hindi komportableng sitwasyon. Kaya nilang mag-navigate sa mga awkward na sitwasyon, magtiis ng mahabang oras at mag-handle ng mga masasakit na pamumuna ng may katatagan. Habang nananatili silang matatag at focus sa kabila ng anumang discomfort, hindi ito nangangahulugan na pinipigilan nila ang kanilang mga damdamin. Ang mataas na tolerance para sa discomfort ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa buhay. Ang pagtitiis ng kaunting discomfort ngayon ay kadalasang humahantong sa mas malaking gantimpala bukas. Upang mabuo ang lakas ng pag-iisip, ang mga introvert ay nagsisikap na itaas ang kanilang tolerance para sa mga mapaghamong sitwasyon. Ito man ay pag-overtime o pakiisali sa mga hindi komportabling pakikipag-usap. Kapag naharap sa mga sandaling ito, nakakatulong na tumuon sa mga layunin. Kung hinahabol ang isang pangarap o personal na ambisyon, ang kanilang mga layunin ay maaaring mag-motivate sa kanila sa mga mahihirap na oras. Alam ng mga introvert na ang discomfort ay hindi magandang dahilan para talikuran ang kanilang mga hangarin. Kaya ang pananatiling matatag at pagpapatuloy ay mahalaga. Number 7, pagliko. Ang pagli-let go ay hindi madali, lalo na para sa karamihan. Pagalis man ito sa isang pamilyar na trabaho o paglipat sa isang bagong lungsod, ang paglayo sa kaginhawaan patungo sa hindi alam ay maaaring nakakatakot. Gayunpaman, nauunawaan ng mga mentally strong introvert na ang pagbabago ay hindi lamang kinakailangan. Ngunit kadalasan ay isa sa mga pinakamahusay na desisyon na maaari nilang gawin. Upang bumuo ng mental na katatagan, naghahanap sila ng lakas ng loob na yakapin ang pagbabago. Sa pamamagitan ng tapat na assessment ng kanilang kasalukuyang buhay at pagtatanong kung tunay ba nilang hinahabol ang kanilang mga ninanais, makagawa sila ng matapang na desisyon na magbago ng kurso kung kinakailangan. Habang ang pag-iisip ng pagbabago ay maaaring nakakatakot, ang isang maliit na pagbabago ay maaaring humantong sa pangmatagalang kaligayahan at tagumpay. Number 8, aktibo. Kapag ang mga mentally strong introvert ay nahaharap sa isang problema, hindi sila nawawala ng pag-asa. Hindi sila nagrereklamo tungkol sa mga hadlang sa kanilang landas o sa mga pagkakataong wala sila. Hindi mo maririnig na pinag-uusapan ang kanilang mga issue dahil hindi sila interesado sa self-pity. Sa halip, sila ay aktibong naghahanap ng mga solusyon sa mga problema sa kanilang buhay. Ito man ay isang hadlang sa trabaho o isang salungatan sa isang kaibigan, hindi nila hinahayaan na lumala o lumaki ang kanilang mga problema. Maingat nilang isinasaalang-alang ang kanilang mga choices at gumagawa ng mga tunay na solusyon na nagpapahusay sa kanilang sitwasyon. Siyempre, walang gumagawa ng perpektong desisyon kahit na ang pinakamatalinong introvert ay hindi alam ang sagot sa lahat ng bagay. Ngunit hanggat aktibong nagsisikap ang mga introvert na mag-improve ang kanilang mga problema ay hindi sila kailanman mapapasuko. Number 9, productivity. Para sa mga mentally strong introvert, ang pagiging produktibo ay isang pang-araw-araw na choice. Sa tuwing titignan nila ang kanilang telepono o bubuksan ang TV, pinipili nilang maging hindi produktibo kaysa sa maaari nilang gawin. Sa kasamaang palad, maraming mga introvert tulad ng karaniwang tao ay madalas na nahuhulog sa hindi produktibong mga gawi dahil sa madalas na distractions. Gayunpaman, ang mga mentally strong introvert naman ay kayang umiwas sa pag-aaksaya ng kanilang oras at tumuon sa kanilang mga pangmatagalang layunin. Nauunawaan nila ang negatibong epekto ng mga tamad na gawi at patuloy na itinutulak ang kanilang buhay sa positibong direksyon. Ang pagiging produktibo para sa mga introvert ay may iba't ibang anyo at hindi ito nangangahulugan na pagtatrabaho ng mahabang oras. Sa katunayan, maraming produktibong introvert ang nagtatrabaho ng mas kaunting oras. Ngunit nakakamit ang higit pa dahil nakatuon sila sa paglikha ng balanse at malusog na pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa bawat pagkakataon upang pahusayin ang kanilang kagalingan, ang mga introvert ay gumagawa ng mga produktibong choices na humahantong sa isang mas kasiyasiyang buhay.
alam na ang kaligayahan ay binubuo ng mga produktibong choices. At number 10, malawak. Ang mga mentally strong introvert ay naghahanap ng malalim na pag-unawa sa mundo at nilalapitan ang bawat pag-uusap ng may malinaw na layunin. Layunin nilang makatuklas ng bago na humahamon sa kanilang umiiral na kaalaman. Upang makamit ito, sila ay aktibong nakikinig, namumuhunan sa kanilang mga damdamin at nagtatanong ng mga insightful na tanong. Hindi sila nangingibabaw sa mga talakayan o nakatuon lamang sa kanilang sariling mga opinyon. Salip, ang kanilang pangunahing layunin ay palawakin ang kanilang mga pananaw at makakuha ng mga insight sa mga bagong tao at lugar. Ang pursuit na ito ay nangangailangan ng makabuluhang lakas ng pag-iisip dahil ang pagpapalawak ng pananaw ng isang tao ay kadalasang mas mahirap kaysa sa inaakala. Nangangailangan ito ng kumpiyansa, siguridad at emosyonal na katalinuhan upang makilala at tanggapin ang mga sariling maling paniniwala. Shoutout sa mga nag-comment last upload na mga pilosopiyang humuhubog sa buhay ng mga introvert na tao. Shoutout kay Zoilito Sablan. Sabi niya, bilang isang introvert, wala akong pakialam sa mga sinasabi o sasabihin ng iba para sa akin. Basta ginagawa ko lang ang alam ko at tiyak kong tama. At hindi ko kailanman nanaisin na maging tanyag dahil lang sa pagpapakitang gilas. Mabuhay ka, Sir AP. A shoutout din kay Paul Eliakim Saldoga, Ronalyn Sanchez, Marie Delight Worker, Introvert Cat, Miss She, Mix Mansalapus, at kay Malia Momena Bantas. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Ang isang mentally strong introvert ay nagtataglay ng katatagan at tahimik na kumpiyansa na kumukuha ng lakas mula sa loob sa halip na maghanap ng panlabas na pagpapatunay. Nilalakbay nila ang mga hamon ng buhay nang may mahinahong determinasyon, malalim na pinoproseso ang mga iniisip bago kumilos. Bagamat mas gusto nila ang pag-iisa, ang introspection na ito ang nagpapalakas sa kanilang emosyonal na katalinuhan na nagpapahintulot sa kanila ng manatiling kalmado sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang mga mentally strong introvert ay nauunawaan ang kapangyarihan ng pagtatakda ng mga hangganan. Pinapanatili ang kanilang enerhiya sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kanilang lakas ay nakasalalay sa kanilang kakayahang yakapin ang kanilang introversion na ginagawa itong isang mapagkukunan ng karunungan at panloob na kapayapaan. Alam mo ba nakakaiba ang mga introvert dahil sa mga pilosopiya nila sa buhay? Panoorin mo sa video na to.